Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, naluha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa biniyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas, kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman ay pasapitin mo sa kaganahan ng iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudyo at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya't tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasyan ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya't tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Priya at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ng Diyos,
parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginoon'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Kayong kay Kristo'y nabuhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo'y pumisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napopuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa Kaniyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, hindi madaling sumunod kay Jesus Nazareno. Nangangahulugang, hindi madaling sumunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos,
Sa totoo lang po, mahirap. Bakit? Dahil nangangailangan ito ng iba yung paghahanda at sakripisyo. Subalit gaano man kahirap, ang mga pagsasakripisyo at ang pagsunod na ito ang siyang magbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Gaano man kahirap, alam natin na kasama nating lagi si Jesus Nazareno sa bawat pagdurusa. Gaano man kahirap, alam natin na hindi tayo nag-iisa sa ating laban na ito sa mundong ibabaw. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin ang sinabi ni Jesus Nazareno. Walang aliping higit kay sa kaniyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kaya naman, ano ang magiging karanasan ng mga alagad at disipulo ni Jesus Nazareno sa kanilang pagmimisyon? Tingnan ninyo, bibigyan ni Jesus Nazareno ng kapangyarihan ang kaniyang mga alagad. Magpapagaling sila ng mga may sakit. Bubuhayin nila maging ang mga patay. Ang mga ketungin pagagalingin. Subalit pagmasdan ninyo ito. Bahagi ng kanilang pagmimisyon, ang pagkakataong hindi sila tatanggapin ng ibang tao. Maaari pangang dahil sa pagpapahayag nila ng mabuting balita, sila ay dadakipin, uusigin, lilitisin, ipabibilanggo. At alam ko naman, wala sa atin nais dakipin, usigin, litisin o mabilanggo. Subalit ang karanasang ito ay bahagi ng tinatawag nating tunay na paglilingkod sa Diyos. At makakaasa naman tayo na sa mga sandaling maranasan natin ang mga iyon, hindi tayo mabibigo at hindi tayo pababayaan ni Jesus Nazareno, sapagkat mararamdaman natin na sa gitna ng pag-uusig, aakayan at sasamahan tayo ng Panginoon. Si Jesus Nazareno rin, minsan niya nang sinabi, ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa kaniyang mabuting balita, sapagkat bibigyan niya tayo ng tunay na katuluhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabaluana ng sinuman ating mga kaaway. Kaya nga po ang magandang katanungan, minsan maitatanong natin, Father, pwede po bang wag na naming maranasan ang mga ganoong pangyayari? Hindi. Sapagkat bahagi ng pagiging alagad ni Jesus Nazareno ang krus. Hindi tayo makikilalang alagad kung wala tayong binubuhat na krus. Gaya na lamang ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bahagi ng pagiging disipulo ni Jesus Nazareno ang pag-uusig. Bakit? Kasi sa mga ganitong pagkakataon, tayo ay mas lalong pinatatatag ng ating Panginoon.
sa mga ganitong pagkakataon, makikilala nila na tunay tayong alagad ng Panginoon. Bakit? Ipapakita at ipapamalas ng Diyos ang kanyang kagandahan at kabutihang loob. Sa paanong paraan? Nang dahil sa Diyos, hindi tayo kailanman makikipaglaban ng marahas at madugo. Nang dahil sa Diyos, magiging mabuti tayo at mapagbigay kahit ang ibang tao masama at hinihila tayo pababa. Nang dahil sa Diyos, matututo tayong magpakumbaba. Nang dahil sa Diyos, tayo ay laging papanig sa tama at totoo. Nang dahil sa Diyos, handa nating ibigay ang ating sarili sa ngalan ng kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa. Nang dahil sa Diyos, pupunuin natin ang ating buhay ng kababaang loob. At higit sa lahat, nang dahil sa Diyos, pipilitin nating mabuhay ng tapat at may kabanalan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag po tayong mag-alala kung tayo man ay makaranas ng mga pagsubok, paghihirap at pag-uusig sapagkat ang ating mga pagtitiis at pagsasakripisyo bilang mga disipulo at alagad ni Jesus Nazareno ang magbibigay sa atin ng kapanatagan ng buhay, ng kapayapaan sa pag-iisip at ng higit sa lahat magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumubuhay sa kanyang anak mula sa mga patay at dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagninilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Isama din po natin sa ating mga panalangin
ang lahat ng ating mga kapatid at kadiboto na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal sa araw na ito. Gayon din ang ating mga kapatid na nagugutom at walang makain, ang mga naghihirap at naghihikahos, at gayon din ang mga kadiboto nating may malubhang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, hinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap, bunga ng pagkaunawang muling kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapanligtas na kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagkakatuluhas mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang puhunan mo, di ka ang alak at inapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kung hindi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad
at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyong." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant
and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang maliligong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sa gipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairi. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintong ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.